Maganda pong pag meron po tayong gout or in general, kung gusto natin mas healthier ang buhay natin, we try to avoid yung mga purine-rich food tulad ng mga red meat, ganyan, seafood, no, na shellfish. Hindi po talaga bawal or pwede naman po tayong kumain ng mga gulay na kahit may buto-buto pa siya, yung mga may ano, yung namanggit sir, yung mga okra, kamatis, okra, sitaw, kahit po sinabi Monggo. Po nilang ang asparagus nga po mataas yung uric acid content, it's still a vegetable, so we still encourage our patients to eat that. So ang ini-encourage natin ng mga kakainin ng mga pasyenteng may gout, carbohydrates okay lang po, better kung kunwari instead of white rice, brown or black, mga ganun po, healthier alternative. Okay rin po ang low-fat dairy, low-fat na milk, low-fat na cheeses, or iba pa pong low-fat dairy, no? And then gulay, so any form of vegetable, kahit sabihin pa po nilang mga buto-buto yan, bawal yan pag may gout, hindi po yun totoo. Meron bang medical basis na pwede to kainin? It's really more of vegetable protein po kasi siya, so yung para siya ma-degrade, mas madali siyang malinis kumbaga ng katawan, mga ganun po. Very molecular, pero it's really more of animal protein yung iba, so mas mahirap siyang, mas masama siya kumbaga sa katawan. Yes, tapos iinom din ng maraming tubig. Maganda uminom ng maraming tubig, hydrate. Kung hindi bawal, kung wala pong sakit sa puso or wala sakit sa bato, at sinabi naman po ng doktor na okay lang uminom ng tubig, mas maganda pong well hydrated, especially po kung mainit, pinapawisan, pwede po kasing magka-gout attack kung meron po kayo talagang gout, kung na-dehydrate. So fluid intake, appropriate diet, and then if you do eat, syempre minsan mahirap pong iwasan pag piyesta na, or especially yes, sa Christmas, sa medianoche. Kung kailangan talagang kumain ng shellfish, ng lechon, ng ano, konti lang po. Huwag namang isang malaking slab, no? Kahit konti lang, para naman po hindi naman nakakalungkot. And then, inuman na lang na maraming tubig. And of course, kung meron po talagang gout, dapat po may gamot po kasing iniinom. So, kailangan pong i-maintain yung gamot na yon. So, one of those, either allopurinol or febuxostat, depende po kung ano yung level. Ang gamot ba sa gout ay pangmatagalan? Opo, pangmatagalan po siya. Usually, kailangan po kasing mapababa yung uric acid sa katawan para hindi siya makasira ng ibang organs of the body like the kidneys.